Noong nakaraang araw, alam naman natin ang nangyari sa Quad Committee hearing dyan sa House of Representatives kung saan ito pong si Jimmy Guban ay dinawit ang mga pangalang Pulong Duterte, Manz Carpio at Michael Yang. At dahil po dyan, syempre, natanong ito pong si Sara Duterte, "Oy, maraming salamat BMB Chris Rosa sa inyo pong 9.99 super sticker. Thank you so much." Tinanong po ng media ito pong si Sara Duterte at siya po ay sumagot doon sa katanungan, partikular ang mga katagang political harassment daw po ang mga ito. Sabi niya, hindi daw po siya makakapagsalita para sa kanyang kapatid at sasagot naman ang kanyang asawa. Mag-asawa pa ba talaga sila? Nagtatanong po ako ah. Ha? At sa huli, sinasabi niya na ito po ay malinaw na political harassment dahil daw po nagsimula ang lahat nang siya ay nagbitiw sa Department of Education bilang kalihim nito at yung kanyang mga pagsasalita daw po laban sa gobyernong ito, kaya nangyayari ang mga bagay na ito. Naniniwala ba kayo rito mga tol? Ngayon may nagko-comment dyan. Sabi nila wag daw pong pansinin si Sara Duterte, do not dignify her rant. Ika nga nung isang manonood po natin. Pero ako naman, nire-respeto ko po ang inyong opinion. Kung ayaw po ninyong pansinin si Sara Duterte, so be it. Sa inyo po yon. Salamat, LC Del Castillo. Ano? Pero sa akin in particular, I would like to continue doon sa paniniwala na sa sinasabi ni Edmund Burke. Diba, kinote pa nga ito sa House of Representatives. Ilang beses ginamit yon? 2 beses. Si Congressman Dan Fernandez and Congressman Gonzales. Ginamit nila yung mga katagang, kung aking matatandaan ng tama, I hope so, masambit ko sa inyo ng ganito. Sabi po, the only thing for an evil to triumph is for a good man to do nothing. Something like that. Ano? Ang mga kasamaan magtatagumpay kapag ka tayo po na supposedly dapat may ginagawa bilang isang mabuti. I'm not saying na tayo definitely mabuting tao. Pero kapag ka alam naman natin na kasinungalingan yung mga naririnig po natin at gaslighting yung mga nakikita at nadidinig po natin tapos mananahimik na lamang po tayo, para na rin po natin hinayaan ang mga kasamaan na yan, kasinungalingan, gaslighting na maglipa na sa ating lipunan. Kaya hindi po tayo pwedeng manahimik. The moment na magsalita po ang mga tao na ito at ginagaslight ang publiko, we have to react. Ano? Sa party ko, I have to react. At yun po yung ginagawa po natin ngayon. Hindi po natin dinidignify ang mga rant na yan. Hindi po natin binibigyan ng kung anumang kahulugan ang mga sinasabi nitong si Sara Duterte para pumabor para sa kanila. Minumulat lamang natin ang publiko na dapat alam natin kung ano yung dapat na maging stand natin dito. Kasi kung hahayaan natin, nasasabihin nila political harassment tapos tayo hindi magre-react dito, baka maniwala po ang ilang mga Pilipino. Kaya panoorin po natin ang balita kaugnay po ng sinasabi nitong si Sara Duterte na political harassment ito pong nangyayari sa kanilang pamilya. Pakinggan po natin ang balita na ito mula po sa GMA News. Political harassment. Yan po ang tingin ni Vice President Sara Duterte sa pagdawit sa kanyang kapatid at asawa sa pagpupuslit ng bilyon-bilyong pisong halaga ng shabu noong 2018. Nauna lang itinanggi ni Congressman Paolo Duterte at Second Gentleman Attorney Manz Carpio ang akusasyon. Nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Si Pulong, si Manz. Sa pagdawit ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban, kina Representative Paolo Duterte at Attorney Manz Carpio sa pagpupuslit umano ng 6.8 billion peso shabu shipment noong 2018. Ito po yung kabuuan. Balikan po natin kasi napakahalaga nito na maulit-ulit sa harapan ng publiko. At kayo po ang humusga kung kayo ba'y maniniwala o hindi maniniwala sa mga pahayag na ito ni Jimmy Guban. Pakinggan po natin muli, panoorin natin muli ito pong naging pahayag ni Jimmy Guban nung nakaraang araw diyan po sa Kamara o sa Pampanga sa isang Quad Committee hearing na isinagawa po ng House of Representatives. By the way, ang Quad Committee ay binubuo po ng Committee on Public Accounts, Committee on Human Rights, Committee on
Dangerous Drugs and Committee on Public Orders. It is chaired by Congressman Ace Barbers. Tuloy-tuloy po akong dinodoro. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Lalo na kung makarating ka sa Pasay City Jail. Di tatagal ang buhay mo. Divorce your honor, sinabay niya pa pati anak ko. Alam namin kung nasaan yung anak mo sa Makati. Madali kidnapin yan. Your honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako sipain, bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang. I wish to express my intent to be part of the investigation. And I undertake to tell the truth in nothing but the truth. To shed light on the proliferation of illegal drugs. Should you consider me as one of your resource person, may I respectfully request that I be given immunity from prosecution and placed within the jurisdiction of the House of Representatives or the Witness Protection Program, considering that my testimonies will cause serious and imminent danger to my life and are self-incriminatory. For your consideration and perusal, of course, Your Honor, I attach herewith copies of my sworn statement containing my proposed testimonies in judicial affidavit, containing my retraction of my previous testimonies during the Senate, during my testimony in the court, more particularly my statement that Colonel Acerto has personal knowledge of the importation of two magnetic letters containing shabu and confiscated in Manila International Container Port on August 7, 2018. Your Honor, again, magandang hapon po. Sa hearing po namin sa korte, Branch, RTC Branch 35 sa Manila, binago ko na po yung statement ko doon. Na ngayon ko din po may lalabas kung bakit po tinuro si Colonel Acerto para mag-disguise ako. Pero mas mabuti po na ikwento ko ng sunod-sunod para po malaman ng ating mga kalanggalang na kongresista at mga namumuno po sa bawat committee. Dahil ako po ay ngayon pong August 7 is my 6 years nung mahuli po yung magnetic letter sa custom. September, I think, kung di po ako nagkakamali, was my 6 years when I was cited in contempt in the Senate. Kaya pag binilang ko po, halos 6 years na po akong pinahihirapan sa kulungan. Hindi ko po mailabas ng todo ang aking hinaing. Dahil sa Senado pa lang, pagkahuli namin ng magnetic letter sa customs pagdating ko sa Senado, tinutukan na ako ni Poncio Pilato. Yan po ang totoo. Nahuli po namin ang magnetic letter with shabu sa Manila Container Port together with Pidia. Then kasama ko po si Colonel Pardo, Director of the NCR Pidia. Kasama pa rin po namin si Colonel Acerto. Kami po ang nagbuo nito para mabuo ang malahat at maayos at mahuli ang illegal na droga dahil yun po sa utos din sa akin ng director ng CIS where I belong. Ako nga po pala si Jimmy Guban, intelligence officer ng Bureau of Customs before. Then I was also designated as the chief OIC of the CIS Port of Manila. Ako ngayon ay si PDL Jimmy Guban with prison number 8223P5046. Masama po pala manghuli ng illegal na droga sa loob ng Bureau of Customs. Sumunod lang po ako sa utos ng pamunuan dahil noon po ay katatapos lang natanggalin ang pinuno ng Bureau of Customs. Pinalitan na galing sa PIDIA. Nang pangalan ay si Commissioner Isidro Lapiña. During that time, Your Honor, operatiba na po ako, organic pa akong operatiba ng Customs Intelligence and Investigation Service. That is 17 years. Marami pong inuuto sa akin, marami pong reports na nare-receive namin na still nandoon ang mga tao ng family. At pati sila ay nag-iimpluensya.
During the first few months, Your Honor, malami na pong nawawalang containers. Sa Port of Manila, sa Taguluan, MICP, missing. Even in our intelligence report, we received already about 7 to 10 containers loaded with shabu. Isa ho itong magnetic left turn na isi-swing nila. Na hinabol namin, inayos ko because I was din chef. May aksix na ho ako sa E2M. Ngayon mga tol, bago natin ipagpatuloy yung pakikinig sa kanya, ay salamat kay Beverly Wagan sa super sticker po na sinend po ninyo. Common sense, ito pong pagkakahuli sa magnetic lifter na yan, naglalaman po ng shabu worth of billions of pesos, ay nangyari sa panahon ni Rodrigo Duterte. Kung kayo talaga naniniwala na makatotohanan ang war on drugs ni Rodrigo Duterte, bakit hindi natukoy sa panahon niya kung sino ang mga nasa likod niyan? Bakit tanging si Guban lamang ang nakasuhan for conspiracy dito? Diba? Imposible naman na ako, presidente ako, hindi ko matutukoy kung sino yung nasa likod niyan. Tingnan niyo yung nahuli ng ating gobyerno sa ngayon doon sa may Batangas. Alam niyo po ba kung ano na po ang nangyari doon? Natutukoy na unti-unti kung sino-sino yung mga nasa likod doon po sa drug bust na yon sa may Batangas. Napagkakasuhan na rin ang ilan. Pero dito, bakit walang ibang nakasuhan maliban kay Guban? At ang itinuturo pa na nasa likod daw ay si Colonel Acerto, na alam naman natin na idinidiin talaga ng mga Duterte sapagkat nagsisiwalat ito ng mga kabulukan daw ng mga Duterte. Ngayon, kung sino yung paniniwalaan ninyo doon, nasa sa inyo. Siyempre, sa paniniwala ng mga Duterte supporter, eh nagsisinungaling itong si Guban. Pero tayo naman, hayaan lang natin magsalita at alamin natin ang alamin sa mga susunod na sirkumstansya kung ito bang mga sinasabi ni Guban ay may katotohanan o wala, sapagkat hindi pa dito natatapos ang hearing na ito. Lahat ng mga binanggit niyang tao dyan ay ipatatawag po ng House of Representatives, ng Quad Committee. At doon natin makikita kung ang mga tao ba na yan ay talagang haharap at kukontrahin ito pong mga sinabi ni Guban. Merong mga interpelasyon na mangyayari dyan. Sa mga pahayag ni Guban, pinagtatanong na siya ng mga kongresista and most of them naniniwala na somehow ito pong sinasabi ni Guban ay may katotohanan. At para naman makita din natin ang katotohanan sa parte ng mga inaakusahan, eh ganun lang yung kasimple. Umaten sila sa hearing at magpahayag sila ng kanilang mga nalalaman at sagutin nila ang mga katanungan na ipoprofound sa kanila ng mga kongresista. O, ituloy po natin ang pakikinig dito. Nakuha po namin positibo, nag-joint press release ang BOC Commissioner at DG ng PIDEA sa loob ng Bureau of Customs. It was a good accomplishment. Your Honors, pagdating ho sa Blue Ribbon Committee, nagbago. The night before the Senate Blue Ribbon Committee, may tumawag sa akin, hindi ko kilala, nag-ring ang cellphone. Another ring, may kasunod na text, nagpakilalang si Dismangawang. O ngayon, sabi ng mga DDS, wala daw kredibilidad ang testigo. Eh dapat nakita nyo yan kay Jonathan Morales. Di ba? Kung yan ang argumento ninyo, dapat sabihin nyo rin yan kay Jonathan Morales. Pag si Jonathan Morales na convicted for perjury or false testimony, may kredibilidad para sa inyo? Ito, walang kredibilidad. Dapat walang double standard. Di ba? Pinakinggan ng taong bayan si Jonathan Morales, nagsalita siya for 4 to 5 hearings sa Senado, at pakinggan din natin ito, si Jimmy Guban. Ganun lang yung kasimple, huwag tayo mag-put ng double standard dito. Ngayon, puntahan po natin ang reaksyon nitong si Sara Duterte. Tuloy po natin ang pakikinig dito sa balita.
Sabi ni Vice President Sara Duterte, hindi raw siya makakapagbigay ng pahayag sa ngalan ng kapatid at hinayaan niya raw magsalita kaugnay nito ang second gentleman. Pero ayon sa Vice Presidente, political harassment ito. Hindi lang dyan sa kaso na i-finile sa kanila. Lahat ito ay political harassment, political attacks. Nakikita niyo naman, lumabas siya nung... Ibig sabihin ba, yung ginawa nyo rin kay Leila De Lima, maliwanag ng political harassment. Kasi, alam naman natin na si Leila De Lima back then, pati si Trillanes, talagang kritiko ng mga Duterte. Ano ginawa ng Duterte administration? Pinagkakasuhan ninyo. Oh. Ganon yung nangyayari ngayon ba, Sara Duterte? Let's see. Kasi yung sa inyo, maliwanag ng political harassment. Dahil napatunayan sa korte na walang kasalanan si Leila De Lima. Eh ito, malalaman pa lang ng taong bayan. Kapag ka napatunayan sa korte na walang kasalanan si Rodrigo Duterte at iba pa sa mga kasong isinampa nitong si Antonio Trillanes, eh, pwede nating sabihin political harassment. Pero hanggat hindi natatapos yung kaso na yon, eh katulad lang din ang naging standing niyo noon kay Leila De Lima. You are finished, sabi nga ni Rodrigo Duterte. Umalis ako sa DepEd, lumabas siya nung nagsasalita na ako kung anong dapat ginagawa natin para sa ating bayan. Sinagot din ng Vice ang datos ng Department of Budget and Management na kabilang ang Office of the Vice President sa mga ahensyang may mababang budget utilization rates as of June 2024. Tingnan nyo. Sinasabi lang ng DBM kung ano yung nasa report nila. Pero ano ang ginawa ni Sara Duterte? Instead na i-address yung issue, ay hindi totoo yan na mababa ang budget utilization ng Office of the Vice President. Wala siyang ganong naging payag. Ano ang ginawa niya? Ibinato niya sa House of Representatives yung issue. Pakinggan po ninyo ito. Ang alam ko ang lowest is the House of Representatives. Di ba? Purely gaslighting. Para iiwas yung issue doon sa sinasabi ng DBM na mababa yung kanilang utilization pagdating sa budget, eh ginawa niya, dinadivert niya na naman sa House of Representatives at sasabihin na House of Representatives dapat ang pinagtutuunan ng pansin. Nakulang teting talaga. Oh. Sila yung lowest utilization rate. So, sila siguro muna yung unang-una magpresenta ng kanilang catch-up plan. Eh hindi naman yung House of Representatives ang nagsabi. Yung DBM nga, sinasabi nga ng report sa DBM na mababa ang utilization ng budget ng opisina mo. Bakit mo ipapasa yung burden na yon sa House of Representatives? Kung parehas kayong mababa, di parehas kayong mag-address sa issue na yan, huwag mong i-divert sa House of Representatives yung issue lamang. Sa mga nakalipas na araw, umugong ang usap-usapan na umanoy impeachment laban kay VP Sara matapos sabihin ni Roque sa isang video na naka-upload sa... Dapat naman talagang ma-impeach ito si Sara. Sa totoo lang mga tol. Alam po ninyo, kung ako po ang tatanungin ninyo, sinusulong talaga natin yan sa ating programa 2 weeks ago. Impeachment, hinahangad natin para dito kay Sara Duterte. For betrayal of public trust. And I hope, may mga group of individuals dyan led by a lawyer na magsampa po ng verified impeachment complaint sa House of Representatives para gumulong ito at naniniwala ako na kapag ka naisampa yan sa House of Representatives, makakakuha po iyan ng 1/3 votes at aakit yan sa Senado. Bakit po natin dapat isipin na ma-impeach itong si Sara Duterte? Kasi hanggat nakaupo po ito na vice-presidente, pagtatangkaan po nila ang pwesto ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At kung meron namang basihan para i-impeach itong si Sara Duterte, dapat talaga ma-impeach ito. Sayang lang talaga, hindi ako naging abogado eh. Kung ako lang naging abogado, ako mismo magpapail ng impeachment complaint dito kay Sara Duterte sa House of Representatives. Social media na may maghahain-anya ng impeachment laban sa Vice. Sabi ng Vice, inaasahan na niya ito. Expected na natin yan dahil mainit nga
ang politika ngayon dito sa ating bayan. Pero inuulit ko, sana ay hindi madala. Kayo ang nagsimula ng lahat. Nagtatrabaho lamang si Pangulong Bongbong Marcos kaliwat kanan ng ginawang paninira ng pamilya mo at ng mga supporters mo. Ngayon kasama ka na sa naninira sa kasalukuyang gobyerno. Tapos sasabihin ninyo, umiinit ang politika. Eh kayo nagsimula niyan, kayo nagpainit ngayon. Para kayong nasa kusina, kayo yung naluluto. Kayo ang gumawa, kayo ang naglagay ng mga ingredients at kayo ngayon ang niluluto. Tapos isisisi niyo sa gobyernong ito. Ang ating mga kababayan sa ingay ng politika, hindi dapat tutukan talaga natin. I agree. Yung totoong... I agree sa sinasabi mo ngayon. Dapat tutukan ng publiko, ng gobyernong ito, ang tunay na problema ng bayan. At ano ba ang tunay na problema ng bayan? Yung mga naririnig namin ngayon sa House of Representatives. Katulad po ng paglaganap ng illegal na droga, paglaganap ng pogo, korupsyon, at lahat ng mga yan naglipa na sa panahon ng panunungkulan ng iyong ama. Ang maling paggasta ng pondo ng bayan, partikular ang confidential funds, to be more specific, yung 125 million pesos that was spent for just 11 days ng iyong opisina. Yon ang dapat tutukan ng bayan, Sara Duterte. Tama ka. Ha? Trinity, maraming salamat po dyan sa inyong super sticker. I agree dyan sa sinasabi nitong si Sara Duterte na dapat tutukan ng taong bayan ang mga issue o problema na kinakaharap po ng ating bansa. At malaki po ang bahagi dyan ng mga Duterte. Bakit? Eh yung pogo lamang. Sino ba ang nagpakalat ng pogo? Walang iba kung hindi ang Duterte administration. Sa illegal na droga, ano ba yung mga kinaharap na problema ng Pilipinas dyan? Extrajudicial killings. Na-address ba yan ng Duterte administration? Hindi. For the record, from July 1, 2016 to November 27, 2017, alone pa lamang yun, ha? There were 20,322 deaths. At doon sa deaths na yan, more than 6,000 were killed. Pero iyon ay sa kaparaan ng hindi tama. Either tinawag ng gobyerno noon na death under investigation or sa mga kritiko nito, extrajudicial killing. But what is unfortunate there, mga tol, ay yung katotohanan na ginawang accomplishment iyon ng Duterte administration. O baka sabihin nyo, kasi nungalingan ito, hindi. Yan po ay naaayon sa resolusyon na inilabas ng Korte Suprema. At kailan lang natin alaman yan? Salamat, meron din kahit kalaban natin sa politika na si Attorney Jokno, ibinulgar yan sa harapan ng publiko. Ang pinag-uusapan po nating period ay almost 2 years lamang, or more than 2 years. Pero inyo, July 1, 2016 to November 27, 2017. How about the remaining years? Di ba? Kaya nga sinasabi ng mga human rights advocate na more or less 30,000 Pilipino were killed during drug war ni Rodrigo Duterte. Yun ang tunay na problema. Ang napakaraming buhay na nawala, na naghahanap po ng hustisya, naghahanap po ng katarungan ng kanilang mga pamilya. Kahit dalawang top 1, magpaliwanag, 125 million nilunok ng 11 days. Salamat dyan, kambing na may bangs sa 125 pesos na super sticker mo, ha? Super chat. Thank you, ha? Bakit ganyan ang pangalan mo? Kambing na may bangs. But anyway, balik tayo dito sa pinag-uusapan po natin. Pinupunto nitong si Sara Duterte na dapat daw pagtuunan ng pansin ang mga problema ng bayan. Totoo yun. At bahagi kayo doon. Sa parte naman ng tunay na problema rin, iyan naman ay ina-address ng kasalukuyang gobyerno. Pero hindi mo na-address ng bahagi ka ng edukasyon. Meron ka bang nagawa sa loob ng 2 taon para iangat ang kalidad ng edukasyon dito sa atin? Wala. At ngayon, salamat, meron na tayong competent secretary ng Department of Education. At yung mga walang kwenta mong polisiya, katulad ng pag-aalis ng mga visual aid sa loob ng classroom, sana naman maisip ng ating secretary na ibalik ito. Kasi bilang dating nagtuturo din,
napakahalaga ng visual aid sa learning experience ng mga bata. Hindi natin pwedeng sabihin na distraction yan para sa mga bata. Alam ninyo, ang visual learning aid na yan, nakakatulong talaga yan para magkaroon ng retention doon sa memory ng mga estudyante. Tinuro, isang araw, isang linggo, after a couple of weeks or months, makakalimutan na yan eh. Pero kung nakikita nung bata, for example, yung mga imahe na yon, aba, ito yung naituturo sa amin dati ah, magre-reflect sa kanyang memory at magkakaroon siya ng proper recollection. Matatandaan niya at hindi niya makakalimutan yung mga bagay-bagay na natututunan niya. Yung mga bata na hirap din sa pag-intindi, every now and then na nakikita yung mga pictures or visual aid na yon, unti-unti nilang marirealize, ay ito pala yon, ganito pala yon, ay ito pala yung dapat kong matandaan. Oh, kaya alam niyo yung mga pulisiya na pinatupad nitong si Sara Duterte sa Department of Education, karamihan doon sa blay eh. I do not know bakit nagkaganon. Pero hindi pa naman huli ang lahat sapagkat ina-address na po iyan ng kasalukuyang pamunuan ng Department of Education. Sa parte ng mga problema ng ating mga kababayang Pilipino sa pang-araw-araw na pangangailangan, katulad po rin ng inflasyon, ina-address po yan ng ating gobyerno. May mga subsidy na ibinibigay ang ating gobyerno sa mga sektor sa ating lipunan, katulad ng pagsasaka, agrikultura at iba pa. Sa mga pangkaraniwang mga individual, mga mahihirap, nagkakaroon po ng kaliwatkanang pagbibigay ng ayuda. At huwag po nating isipin na masama ang ayuda sapagkat magkakaiba po tayo ng sirkumstansya sa buhay. Ano, mapalad tayo sapagkat kaya po nating itawid ang araw-araw po nating pamumuhay. E paano yung mga talagang salat sa buhay? Nangangailangan po yan ng immediate or instant solution. At yun po yung ginagawa ng ating gobyerno. Pero hindi naman doon nakapokus lang ang ating gobyerno. Merong ayuda, pero merong pang mas matagalan na plano at programa. Sabi nga, huwag mong bigyan ng isang tao ng isda. Turuan mo siyang mangisda para hindi siya magiging dependent sa iyo habang buhay. At ganun ang ginagawa po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sa larangan po ng bahay, ang dami pong mga Pilipino ang wala pong sariling tahanan. Ano po ang ginawa ng kasalukuyang gobyerno? Meron pong 4PH program, pambansang pabahay para sa Pilipino. At yan po, mahigit sa 1,000,000 pabahay na po ang naipagkaloob ng gobyernong ito. Kung hindi ako nagkakamali, baka 2,000,000 na mahigit. Kasi ang target niyan ay 6 million units para sa mga Pilipinong pamilya, para sa mga pamilyang Pilipino. Ah, nagkakabalik-baliktad na yung iniisip ko eh. Ah, ano pa? Napakaraming mga programa ng gobyernong ito. Sa larangan ng ekonomiya, hindi maikakaila, bagamat ang epekto nito, hindi kagad mararamdaman ng mga Pilipino. Pero nangunguna po ang Pilipinas. Kung hindi man nangunguna sa buong mundo, isa po tayo sa pinakamataas ang economic growth. At may pagmamalaki pa rin naman natin na sa kabila ng inflation, sa ibang bansa talagang napakalaki ng problema na yan. Tumataas patuloy ang inflation sa kanila. Pero dito sa atin, unti-unting nakokontrol. Ang employment opportunities sa mga kababayan natin Pilipino nandiyan. Bumaba ang unemployment, tumaas ang employment para sa ating mga kababayang Pilipino. Sa larangan ng kahirapan, marami pa rin mga mahihirap na mga Pilipino pero malaki po ang ibinaba ng mga ito. Ibig sabihin, gumagana ang gobyernong ito. Pero hindi nyo nakikita kasi bakit. Partikular kayong mga Duterte supporter, lalong-lalo na kayong mga DD sheets. Hindi nyo nakikita kasi pilit ninyong binubulag ang inyong mga sarili sa paniniwala sa mga vlogger na mga walang hiya at mga sinungaling at sa mga pinupuon ninyo na si Pangulong Bongbong Marcos ay bangag at adik. Eh wala naman kayong mapatunayan sa bagay na yan. Kung ang titignan pa nga natin dito, mga tol, yung manifestation ng isang gumagamit ng ilegal na droga, eh wala akong nakikita kay Pangulong Bongbong Marcos maliban sa sinasabi nilang ngiwi si Pangulong Bongbong Marcos. Eh wala tayong magagawa. Yun po yung kanyang mannerism. Ha?
Salamat Edgardo Blanca Flora sa inyo pong super sticker. Manirisim yun ang ating Pangulo, pero hindi yun ang dapat na maging basihan lamang. Maraming manifestasyon kung ang isang tao ay gumagamit ng illegal na droga. Unang-una dyan, ang pag-uugali nito. Ang mga adik, walang kwenta ang pag-uugali ng mga yan. Si Pangulong Bongbong Marcos, sa tingin niyo walang kwenta ang pag-uugali. Nagkakamali kayo kung ganun ang iniisip ninyo. Napaka-pasensyosong tao ni Pangulong Bongbong Marcos. Ganun ba ang adik? Ang adik, walang pasensya. At ang alam kong walang pasensya, itong mga Duterte. Ito, si Sara Duterte, nanapak ito ng sheriff. Si Rodrigo Duterte, pinagmumumura pag ayaw niya dun sa tao. At sabi niya pa, nagpapapatay siya ng tao. O, ganun ang mga adik. Tapos makikipag-inuman ka o makikipag-yosi ka sa harap ng isang babae na para kang bangag. Kilala niyo ba kung sino yung tinutukoy ko? Pagkakaalam ko, yung mayor ng Davao yun ngayon. Ah, di ba may kainuman yun? O kahit hita ng sigarilyo ba? O hindi natin mawari? Para siyang bangag talaga doon sa video. Hindi naman natin yung sinisiraan sapagkat yan naman ay available sa publiko. Kitang-kita natin doon. Ewan ko kung sino yung kasama niyang babae. Oh, sa itsura, ang isang adik, nakakapangit. Tingnan niyo itsura ni Rodrigo Duterte ngayon kumpara sa itsura ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagteting na yan. But anyway, mga tol, sa dinami-dami ng mga dapat ko pang sabihin dito, sa huli, isa lang naman ang dapat nating tandaan. Kapag ka may issue, dapat sagutin. Kapag ka sinagot, dapat may pruweba yun ang gaakusa. Ganun lang yun. Ngayon, sasabihin ninyo sa akin, eh, bakit si Pangulong Bongbong Marcos hindi sinasagot yung issue particular sa illegal na droga? Huwag kayong tanga at bobo. Noon pa sinagot na yan ni Pangulong Bongbong Marcos. November 2021. Noon ay nagpahayag pa lamang ng kandidatura si Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang ginawang paninira ni Rodrigo Duterte? Merong isang presidential aspirant na gumagamit ng illegal na droga. Ano ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Nagpa-drug test, particular cocaine test sa St. Luke's. At ano ang resulta? Negative. Sapat na yun. Inaddress na ni Pangulong Bongbong Marcos ang issue. Ngayon, pababalik-balikin ninyo. Tapos itong si Sara Duterte, sabi pa dito sa balita na ito, nag-agree sa panukala ng kanyang kapatid na magpa-hair follicle test. Para saan? Para mangasar lamang kayo? At bilang isang abogada, I do not know kung ito ba'y nagtatanga-tangahan. I am not a lawyer, pero I know kung ano yung batas. Sabi ng ating Korte Suprema, unconstitutional ang provisions ng Section 36 ng paragraph F and G ng Republic Act 9165. More particular, gawing mandatory ang drug test para sa mga kakandidato sa isang elected position. Pati kasama doon yung mga pending ang case sa ating hukuman. Unconstitutional daw yon, sabi ng ating Korte Suprema. Tapos magpapail ka, mambabatas ka ng ganyang panukala. Katangahan yun. O nangaasar ka lang. Ngayon, mag-aagree ka, Sara Duterte, na dapat mandatory sa lahat ng elected public official. Eh, hindi mo ba alam na ikaw mismo hindi ka pwedeng i-remove from office kahit ikaw ay gumagamit ng illegal na droga? For that reason alone. Pero siyempre, pwedeng gawing circumstansyon para ikaw ay ma-impeach for betrayal of public trust. Alam ninyo mga tol, itong mga pinagsasasabi ng mga tao na ito talagang malinaw na either mga tangang mga ito, bobo, hindi ad hominem yan ha. Ang tanga kasi alam mo namang mali yung isang bagay pero ipinagpapatuloy mo. Ang bobo, yung mga walang alam, ang problema, nagsasalita na akala mo merong alam o nang aasar lamang ang mga ito sapagkat alam naman nila na hindi magpo-prosper ang panukala na yon dahil yon ay unconstitutional. Meron ng rules na meron ng jurisprudence for that matter. Pero nagpapatuloy sila. O kayo na ang humusga kung ano sila. But anyway, maraming salamat sa inyo mga tol.
Hanggang dito na lamang, we have 837 concurrent viewers from Facebook and YouTube. Lagi po nating tandaan, shoutout po sa inyong lahat ha. At muli, maraming maraming salamat sa mga nag-send po ng super stickers. Kina Biyahero, Hindi Babaero, kay BMB Chris Rose, kay Elsie Del Castillo, Beverly Wigan, Trinity, Kambing na May Bangs, saka kay Edgardo Blancaflor. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy po ninyong pagsuporta at syempre sa ating Pangulo ah, unang-una sa lahat yan. At dahil dyan, nandito kayo sa ating programa at sinusuportahan si Top 1. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.